Nag-aaralan ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang posibilidad na ibalik ang mandatory na pagsusuot ng face mask dahil sa nakikitang pagtaas ng COVID-19 cases doon. May ulat si Joshua Garcia. Pabor ang publiko sa posibilidad na ibalik ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa Maynila sa harap ito ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Para po sa akin, okay naman po yun para safe lahat ng tao. Okay, kasi para sa atin naman din eh. Pagpag-iingat. Maganda po yung ganun para safety po lahat. Wala naman po problema kahit ibalik eh. Para naman po sa lahat. Sa pinakahuling datos ng lokal na pamahalaan ng Maynila, mahigit 100% na ang itinaas ng COVID-19 cases sa loob lamang ng isang linggo. Katunayan, mula alas 12 kahapon, nakapagtala sila ng 91 na aktibong kaso ng sakit. Pero ayon kay Manila City Mayor Honey Lacuna, sa kabila ng pagtaas ng bilang ng COVID cases, ay hindi anya siya masyado nag-aalala dahil marami pa rin sa publiko ang pinipiling magsuot ng face mask kahit nasa outdoor area. Constant naman po ang ating pagpapaalala sa ating mga kababayan na kung hindi naman po sila sagabal ang paggamit ng face mask dahil dalawat kalahating taon din po tayong gumagamit noon ay patuloy nilang gamitin. Pero nang tanungin si Lacuna kung gaano kalaki ang posibilidad na ipatupad ang mandatory na pagsusuot ng face mask. Sa ngayon naman po, wala pa naman po. Kung sakasakali na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtaas ng mga kaso ng COVID dito sa aming lungsod, maaari po namin consider na amyendahan ulit yung ordinansa na ito at i-implement ulit ang mandatory use of face mask. Dagdag pa ni Lacuna, sakaling ibalik ang mandatory na pagsusuot ng face mask, ay uunahin na niya ang mga indoor area gaya ng kanilang munisipyo kung saan halos araw-araw mataas ang volume ng foot traffic. Gayun din sa ibang pribadong lugar gaya ng mall. Ayon sa Okta Research, mula 6.5% nitong nakaraang April 8 ay tumaas sa 7.2% nitong April 15 ang COVID positivity rate sa NCR o yung mga nagpo-positibo sa RT-PCR tests. Samantala, patuloy naman na nakikipag-ugnayan ng Manila City LGU katuwang ang mga health clusters nito sa Department of Health para sa schedule ng pamamahagi ng booster shots para sa general public, partikular na para sa mga senior citizens, immunocompromised at mga may comorbidities. Sa ngayon, patuloy pa rin naman ang paalala ng Manila City LGU sa kanilang mga mamamayan na sumunod pa rin sa minimum health protocols kagaya ng pagsusuot ng face mask sa ilang pinilugar kagaya ng ospital, gayon din sa mga pampublikong transportasyon para din sa kanilang sariling kaligtasan. Joshua Garcia para sa Bayan.